mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aagiwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Meron pang ibinigay sa atin na gustong bigyan natin ng komento. Ano ho? Ito raw pong 1 Corinto 10:25. Kasi meron pong pastor na kaiba yun natin sa pananampalataya na napakalakas daw manligaw sa tawag ito, sa Facebook. Ano po? Ang post daw po ay ganito. Actually, nabasa ko rin ito, no? Hindi ko lang papangalanan, ano? Pero ito ay post nga ng isang pastor ng na kaiba yun natin sa pananampalataya. Ang sabi niya, anong klaseng unawa mayroon ka? Bakit di ka makapag-isip ng simple, ano? Hindi ka makapag-isip ng simple logic dyan. Huwag nating gawing nonsense si Pablo. Gaya nyo. Yung new na binabanggit dito ay yung pong mga Seventh-day Adventist. Ano? Ayan. Huwag daw nating gawing nonsense si Pablo gaya daw ng ginagawa ng Seventh-day Adventist. Ang gamit na talata, 1 Corinto, 10:25. Ayan. Sabi nung pastor, ito daw ay pamilihan ng mga hintil. Sabi niya, no? Pamilihan niya tayo ng mga hintil. Corinto yan, hindi yan Israel. Pangalawa, kung nag-iisip ka pa naman, bakit ba susulatan pa ni Pablo na anumang ipinagbibili sa pamilihan, kanin ninyo na walang tanong? Bakit naman susulatan sila ng ganyan? Kung clean meats naman pala ang nandyan. Ay nako, SDA. Gagawin nyo pang nonsense ang sulat ni Pablo. Ano kaya ang sasabihin mo kung susulatan kita na uminom ka dapat ng tubig, ha? At kumain ka araw-araw. Nakikita mo na ka-nonsense ng arguments nyo. Tapos merong chik-chik-chik. Ayan, ha? So pinalalabas dito, mga kapatid, ng pastor na malimit umatake sa Seventh-day Adventist Church na pwedeng kainin ang baboy. Kasi sinabi doon sa 1 Corinto, 25 na ganito. Buksan natin, ano? 1 Corinto 25. Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo. At huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budi. Samantala, ay hindi nalilito ang Seventh-day Adventist tungkol sa talatang ito. At alam na alam ng Seventh-day Adventist ang tamang unawa pag ginagamit ang talata pong ito. Kaya pinalilitaw ng pastor na mali ang pananaw at pag-aaral ng Seventh-day Adventist tungkol dito. Kaya ang sabi niya, hindi ka ba nakakapag-isip ng logic? Yun ang kanyang point. Huwag niya nating gawing nonsense si Pablo na gaya ng Seventh-day Adventist. Yan. Bakit ba naman anya susulatan pa sila ng mga katagang lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo kung hindi naman pala pwedeng kainin yung lahat ng nando doon? Ano ho? ito yung naging kaisipan at takbo ng kanya pong
pagtuturo. Oh, alam mo niyo na nang binabasa ko ito, mga kaibigan. Ako'y awang-awa, mga kapatid, dito sa pastor na ito. Ano? Hindi niya namamalayan. Ginagamit siya ng kaaway sa pagpapalaganap ng maling turo. Ano? At hindi lang ako sa kanya naaawa. Maging sa kanyang mga naakay. Ano? Maging sa kanyang membro. Tinuruan niya ng maling unawa sa Biblia. Oh, nakakalungkot, mga kapatid, ano, at mga kaibigan, na mayroong mga ganitong mga pastor na nagpapagamit, ano, sa kaaway ng hindi nila namamalayan. Oh? Ngayon, alamin ho natin, ano ba ibig sabihin nung talata? Oh, tama ba yung iniisip noong pastor na nagsasabing ito? Tama kaya yung kanyang unawa o dala lamang ng kanyang paghihimagsik sa Seventh-day Adventist kaya niya naghagawa ang mga ito, no? Sa bagay, nung ako baptist pa, mga kapatid, ano, at mga kaibigan, yan ding talata na yan ang ginagamit ko para patunayan na pwedeng kainin yung mga karumal-dumal, ano? Ito rin pong talatang ito ang ginagamit ko nung araw. Pero ako po'y nagpapasalamat muli sa ating pong Panginoon. Sapagkat muli niya akong iminulat dito sa maling aral. Dinala niya ako sa tunay na katotohanan na siyang nagtuturo ng talagang nasa banal na kasulatan. Tanda po ninyo, mga kapatid, ito pong unang Korinto, no? Gis 25 ay hindi po nagsasabi at hindi nagpapahiwatig na pwedeng kainin ang mga karumal-dumal. Ano po? Sa amin pong mga Adventista, kapag kami ay nag-uutos o nagpapasuyo sa mga kapatiran, kuminsan ginagamit din namin itong termino ni Apostol Pablo na hawig din dito. Pag may utusan kami, o kaya pakikisuyuan, ay sasabihin natin, punta ka sa palengke. Kahit anong nandun, bili mo para may ulam natin. Ay ito ng ating inutusan. Sapagkat kapwa natin kapananampalataya, asahan po ninyo pagpunta niyan sa palengke, ang bibilhin po niyan yung pagkaing angkop na kinakain natin. Hindi yan bibili nang hindi natin kinakain. Hindi ko mo sinabi natin na kahit anong nandoon bilhin mo para iulam, para may ulam tayo. Ay bibilhin na siya ng labag sa ating pananampalataya. Ano ho? Yan, tandaan ho natin, mga kapatid. Yung larawang ito ay larawan din sa panahon ni Apostol Pablo. Ang naguutos o ang nagsasalita si Apostol Pablo na isang Kristiyano na hindi kumakain ng karumal-dumal. At ang kanya pong inuutusan o sinasabihan o pinapayuhan ay kapwa niya mananampalataya na hindi rin kumakain ng mga karumal-dumal. Kaya, kapag sinabi ni Apostol Pablo, kanin ninyo, no, na lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, huwag ninyong isipin na iniisip ni Pablo na pwede nang bilihin yung mga baboy na nakatinda roon. Ano? Yan. Una-una, wala tayong tutol talaga namang doon sa lugar ng Makelo, sa wikang Greek, ay meron talagang mga itinitinda yung mga hintil na mga baboy. Meron din ho talaga. Ano? At hindi bago yan sa atin. Pero katulad ng ating sinasabi, yun pong sumulat, isang Kristiyano, hindi kumakain ng karumal-dumal, at ang kanya pong pinapayuhan at sinusulatan, kapwa niya Kristiyano na hindi rin kumakain ng karumal-dumal. Kaya nang sabihin ni Apostol Pablo, lahat ng pinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, hindi po nangangahulugan yun, pati baboy, ay bibilihin nila at kakainin. Ano ho? Alin lamang yung kanilang alin lamang yung idinadaloy ng pag-uusap na ito.
wala po itong kinalaman, mga kapatid, sa pagbili ng mga karumal-dumal na nandoon sa Makelo. Ano? Wala po itong kinalaman doon. Sapagkat ang pinag-uusapan lamang po dito kung bakit sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat doon sa Makelo ay mayroong mga itinitinda na mga kinakain ng mga Hudyo na inihandog sa Diyos-Diyosan. Yun po ang pinaka-main concern ni Apostol Pablo. Ano? Kaya nga, dito sa saling ito, mga kapatid, ano? Yan, paano ba? Ayan, sa ang salita ng buhay, ganito ang ating mababasa. Doon sa talatang ito ng unang Korinto na sinasabi sa atin, ano? Unang Korinto, 10:25. Pansinin po ninyo, ganito po ang pagkakasalaysay. Kanin ninyo ang kahit anong karning ipinagbibili sa pamilihan. Huwag na ninyong itanong kung inihandog iyon sa Diyos-Diyosan. Huwag ninyong guluhin ang inyong isip sa bagay na iyan. Ano po ang pinaka-main concern ni Apostol Pablo? Para ba ipakain o payuhang bumili na sila ng baboy at kainin? Hindi po. Ang pinaka-main concern kung bakit sila sinabi ni Apostol Pablo na pumaroon sila sa pamilihan at anumang ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo tungkol doon sa mga inihandog na mga angkop na pagkain sa Diyos-Diyosan. Sapagkat marami ang naniniwala sa panahon noon na yung mga angkop na karne, angkop na pagkain, kapag ito'y inihandog sa Diyos-Diyosan, hindi ito pwedeng kainin. Ano? Yan, naniniwala sila sa ganoon pong pamantayan noong araw. Kaya pinayuhan sila ni Apostol Pablo na lahat ng ipinagbibili roon ay kanin ninyo at huwag nang magsipagtanong pa ng anuman dahilan sa budhi. Ano yun? Kaya doon sa binasa nating teksto, maliwanag mga kapatid na kahit kainin ninyo anya, lahat yung kahit anong karning ipinagbibili sa pamilyan, huwag na ninyong itanong kung inihandog iyon sa Diyos-Diyosan. Ayun, tungkol ho sa Diyos, sa paghandog sa Diyos-Diyosan. At sabi ko nga, ang nag-utos ay kapwa nila mananampalataya. Yung nagpayo, yung sumulat, si Apostol Pablo, kapareho nilang hindi kumakain ng karumal-dumal. Kaya sila po ay nagkakaintindihan. Sa pag-aaral po ng Biblia, mahalaga na isaalang-alang ang pag-aaral ng hermeneutika. Isa po sa pamantayan ng pag-aaral ng Biblia o ng hermeneutika ay dapat isaalang-alang din yung tinatawag na Hebraism. Ano? Ayan. Ano po yung Hebraism? Uunawain natin yung ating binabasa ayon sa kaisipan at konsepto ng isang manunulat na Hebreo. Ayan. Ano ho? So kapag ito po ang inyong ginamit, ito po yung panuntunan ang inyong sinundan, hindi po kayo maliligaw mga kapatid at mga kaibigan. At tiyak, natatama ang inyo pong pagkaunawa sa banal na kasulatan. Kaya dito pa lamang mga kapatid, makikita na natin kung sino ang salat sa kaunawaan pagdating sa pag-aaral ng banal na kasulatan. No? Dito pa lang malalaman natin kung sino na yung mapangligaw mga kaibigan at mga kapatid. No? Kaya ho, mga kaibigan, marami talaga mangaral sa panahong ito na hindi talaga lubos na nauunawaan ang banal na kasulatan. No? Kaya nga sabi ng isang talata, mga kapatid, no? Doon sa 1 Timoteo 1:7, ibig nilang maging guro ng kautusan, gayong hindi nila nauunawaan ang kanilang sinasabi ni ang mga bagay na itinuturo nila ng buong tiwala. No? Marami ho talagang ganyan eh.
kay pinagpapatiunan na ni Apostol Pablo. Meron talagang mga mangangaral ng salita ng Diyos, hindi na uunawaan ng salita ng Diyos. Maging yung kanilang sinasabi, hindi rin nila naiintindihan. Ano po? No. Kaya dito mga kapatid, sa isang talata, no? Gusto kong basahin ito. Dito sa unang Korinto, kapitulo 6, mga talatang 3 at 4. Ang sino mang magturo ng iba, oh, sabi ng Bibliyang Katoliko, ang sino mang magturo ng iba at di sang-ayon sa mga salitang nakagagaling ng Panginoon nating Jesucristo at sa aral na alinsunod sa kabanalan, siya ay palalo isang mangmang na mahilig sa mga pagtatalong walang kabuluhan at labanan tungkol sa iba't ibang salita na pinagmumulan ng kaingitan, basag ulo, panunungayaw, masasamang panukala. Ano? Ito pong nag-post na ito. Isa po itong pastor, mahilig sa debate. Ano ho? Ayan, sabi nga nung ating mga nababasa, ano? Mabait kapag kausap mo. Pero pag talikod, ano po, titirahin ka ng patalikod. Ano? Yan ang ugali ng hindi professional, mga kapatid, sa debate. Ano? Yan. Pero ganun pa man, mga kapatid, wala akong pinapangalanan. Ano ho? Kasi ayaw kong maging kung sino man siya, eh bahala na ho kayo, mga kapatid. No? Mag-isip. Pero ako po ay wala pong pinapangalanan. Yan. Mayroon ho talaga mga ganyan eh. Oh. Kaya nga, sabi lagi ng ating pong kapartner, no? Ng kapatid na Lino, hindi lahat ng nagdadala ng salita ng Diyos ay sugong mula sa Diyos. Hindi lahat ng bumabasa at nangangaral ng Biblia, no? Ay ministro o sugo ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat si Satanas man, mahusay sumitas ng Biblia, baluktot nga lang kapag idiniliber. Ano ho? Maraming nagmana rito, mga kapatid. Sumisitas ng Biblia, pero binabaluktot ang kahulugan. Ha? Nililisya ang meaning. Akala nila, tama sila. Yun pala, mga kapatid. Kapag iscrutinize na natin yung talata, hindi sila nakakapasa sa tamang unawa ng banal na kasulatan. No? Diyan natutupad yung sinasabi ng Biblia. Laging nagsisipag-aral, kailan pa man, hindi nakarating sa pagkaunawa ng katotohanan. Bakit? Ang nasa puso, laging paglaban eh. No. Hindi katulad ko nung araw, mga kapatid, hindi naman sa itinataas natin ng ating sarili, kundi sinasabi ko lamang ito, para maging aware din kayo, mga kapatid. Ang dalangin ko nung araw, Panginoon, kung mali ang aking paniniwalang ito, dalhin mo ako doon sa tamang paniniwala. Kung mali ang iglesia kong ito na inaaniban, huwag mo akong pabayaan dito, Panginoon. Dalhin mo ako doon sa tunay na iglesia na nagtuturo ng tunay na aral upang patuloy ko kayong maluwalhati. Oh? Gabi-gabi kong dinadalangin niya nung araw, nung ako'y nasa baptis pa. At dininig naman ng ating Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. Dinala tayo ng ating Panginoon dito sa Seventh-day Adventist. Oh? Buksan nyo lamang ang inyong kaisipan, buksan nyo lamang ang inyong puso. Huwag ninyong isara masyado, mga kapatid. Ano? Huwag ninyong kandaduhan. Oh? Pero hindi ko sinisisi yung aking unang naging pananampalataya. Pinasasalamatan ko sila, bakit? Isa sila sa gumising ng aking pananampalataya, isa sila sa nagbigay sa akin ng interest para pag-aralan ang Biblia. Kanya nga lamang mga kapatid, mayroon silang pagkukulang sa pag-aaral. Ano? Na ngayon ay itinatama nating mga nakakaalam ng katotohanan. Ah, sabi ng Biblia doon sa kapitulo 13 ng aklat ng Mateo, pansinin po ninyo, 13:11. At sumagot siya,
at sinabi sa kanila, sa inyo'y ipinagkaloob ang mga kaalam ng mahiwaga ng karinalangit, datapot hindi ipinagkaloob sa kanila. Kanino po ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos ang kanyang mga aral sa kanya pong bayan, sa kanyang mga tagapagturo. Ano? Hindi ipinagkaloob doon sa ibang pananampalataya. Yun. Bakit ipinagkaloob sa kanyang bayan? Sapagkat yung kanyang bayan ang magsasabi ng katotohanan para sa buong sanlibutan. Kaya nga yung dala-dala nating turo, mga kapatid, kung inyong napapansin, ano ho, kinibilang kinatawan ng tatlong mensaheng ng anghel na paparoon tayo sa buong sanlibutan at ipangangaral. No? Itong napapanahong pabalitang walang maliw, sabi ng Biblia. No? Ayan. Kaya ho, napakapalad natin, mga kapatid, ng mga Seventh-day Adventist sapagkat nasa sa atin ang katotohanan. Kaya doon po sa mga kapatiran natin na nasa pananampalatayang ito, na kayo ay nagdadalawa-dalawa ng isip pa, kung ito nga ba ang tunay, ito na mga kapatid ko, ang tunay na pananampalataya. Ano? Naalala ko tuloy yung sinasabi ng isang mangaral noon, ano? Kapag ikay lumabas pa rito, anong sabi? Wala. Hindi ko na makuha yung eksakto, nalimutan ko, no? Na wala nang higit pa sa pananampalatayang ito. Kapag lumabas ka pa rito, ikaw na anya ang kamalas-malasan. No? Bagamat sa ating mga Kristiyano, hindi natin kiniklaim yung mga salitang malas at swerte. Ano? Pero may point. Ano ho? Kapag umalis ka pa sa pananampalatayang ito, mga kapatid, ano? Tinanggal mo ang pagpapala sa iyong buhay. Ha? Isang malaking karangalan ang napabilang sa Seventh-day Adventist na siyang nagtuturo ng tunay na aral ng banal na kasulatan. Kaya huwag po kayong aalis na sa pananampalatayang ito. Anumang pagtuligsa, anumang pagsisikap ng ating mga kaibayo sa pananampalataya, nasirain ang ating doktrina, no? Na tayo ay aglahiin, hamakin, pagsalitaan ng hindi maganda, huwag nating isusuko ang laban. No? Ganun ho talaga ang tunay na bayan ng Diyos. Kaya nga lagi nating inuulit-ulit basahin, mga kaibigan, ano? Yung aklat ng Apokalipsis, kapitulo 14, talatang 12, na yung mga banal, nagtsatsaga sila, ano? Nagsisipad sila sa mga utos ng ating Panginoon at mayroong pananampalataya ni Jesus. Na itong mga nagtsatsagang ito, mga kapatid, itong nagsisitalimang ito sa ating Panginoon, ito rin po ang inuusig ng sanlibutan. Dito galit ang dragon. 12:17 ng aklat ng Apokalipsis. Kaya, yung mga anak ng dragon, yung supling ng dragon, galit din dito sa babae. Binabaka rin ito. Ano ho? Yan. Kaya ho, hindi ko naman sinasabi na yung mga naglipa ng iba't ibang pananampalataya ngayon, binihi ng dragon. No? Hindi naman ganoon. Sapagkat meron ho dyang mga membro na nadaya lamang din. Ano? Pero doon, sa mga nagmamatigas na mga ministro, nagmamatigas na mga pastor, ay masasabi ho natin, ano, sila ay nagiging kasangkapan ng diablo kung hindi man nila nauunawa, nalalaman. No? Kaya ho, yung mga pastor ho dyan, no? Na mahilig makipagtalo, mahilig sa debate, no? Mahilig magyabang, ay suriin po ninyo ang inyo pong aral. Kapag nakita ho ninyong mali yan, umalis na po kayo riyan kahit kayo'y pastor. No? Naalala ko tuloy muli yung sabi ng kapatid Nalino. Yung isang tao na nakaupo na ng masarap, kapag yan ay pinalipat mo sa kabilang upuan, mahirap mong mapatayo yan at napalipat. Ano? Yeah. Pero, sa isang tao, sa isang ministro, sa isang pastor, sa isang manggagawa, na ang layunin, ano ho, na ang layunin,
ay makapaglingkod sa Diyos at mapunta sa tamang turo. Ano mang sarap ng kanyang pagkakaupo, aalis siya tatayo, lilipat sa panibagong upuan sapagkat yun ang higit na nakabubuti. No? Kaya nga, sabi ng aklat ng Galacia, mga kapatid, eh, yung tunay na kay Kristo, ha? Ang sabi ng Galacia 2:20, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Yun. Ang tunay na may Kristo, hindi na isinasaalang-alang yung kanyang sarili. Kundi yung kanyang kinabubuhay, ikinabubuhay na niya ngayon sa pananampalataya dahil kay Kristo. Kaya mga kapatid, anumang sarap ng pagkain na inyong kinikilalang pagkain. Sa amin kasi, yung mga karumal-dumal, di namin kinikilalang pagkain o yan eh. Pero dahil yan kinikilala ninyong pagkain, no? At hinihimok na kayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng iba't ibang pangaral ng Adventist, sa iba't ibang platform, sa iba't ibang programa, at nais ninyong itakwil, ay gawin na ho ninyo, mga kapatid. No? Sapagkat yan ang tunay na naglilingkod sa ating Panginoon. No? Nung araw, kumakain din ho ako niyan eh. No? Gustong-gusto ko nga dyan, yung tinatawag na sisig, ayan, yung tenga ng baboy, no? Pagkatapos si chachap-chapi ng maliliit, oh, iluluto ng sisig. Nako, ang sarap-sarap niyan, mga kapatid. No? Nung araw, nag-aalaga ako ng baboy. Oh, tapos, pag kinatay po yan, di ba't merong tinatawag po dyan na inagaw? Ano? Ayan. Oh, yung inagaw ho na yun, kahit hindi nalutuin yun eh. Isaw-saw mo lang sa mainit na tubig. Pagkatapos, gagayatin mo na. Oh, lagyan mo ng ang tawag dito, ng sili, no? Toyo, kung gusto mo ng toyo, suka kung suka. Oh, ay, ang sarap na ng kain ko nung araw niya. Pagkatapos, no? Andoon yung mga katropa, no? Meron kaming iniinom na adak. Ang sarap na ng buhay ko nung araw niya, mga kapatid. No? Ayan. Tapos yung paboritong-paborito ko pa dyan, yung taba ng baboy. Oh, kapag yan ay sinigang, nak talaga naman. Ang gusto ko niya ni mainit-init pa. Ano, talagang umuusok. Oh, yung sinigang na yan, nakalutang yung taba ng baboy doon sa mangkok na napakainit. Ano ho? Yan. Pagkatapos, papartneran ko yan mga kapatid ng tasa na mayroong patis at kalamansi na maanghang din. Oh? At isang platong kanin, ano ho, na mainit. Naku, napakasarap na ng kain ko niyan mga kapatid. Mapapalaban yung kanin. Oh? Pero nang dahil sa biyaya ng ating Panginoon, hindi ako pinayagan na manatili sa ganyang uri ng pagkain. Ano? Totoo masarap 'yan mga kapatid. No? Isinusugba ko pa nga nung araw yan eh. Oh? Napakasarap niya, nakapatid. Yung mga tahong, yung malalaking tahong, sinusugba ko nung araw yan. Yung maliliit, sasabawan. Oh? Sapagkat sa inuman, masarap yung may sabaw niyan, mga kapatid eh. Oh? Totoo yan. Talagang masarap po yan. Kanya lang, mga kapatid. Nakita ko sa banal na kasulatan, bawal pala ang mga ito. Ano? Sapagkat ang Diyos natin, ay Diyos na napakabuti. Dinadala tayo ng ating Panginoon sa isang tamang sisidlan, sa isang tamang iglesia. Oh? Kaya doon sa kapitulo 16 ng aklat ng Roma, oh, sabi rito, sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita ay mainam mainam na mga talumpati ay dinadaya ang puso ng mga walang malay. Kung ayaw mo sumunod sa Diyos, ayaw mo mawalay doon sa mga pagkaing ito na itinuturing ninyo, ay bay, delikado po kainat na ninyo pagdating ng araw. Yung pagsugba-sugba ninyo na yan, pagdating po ng takdang paghukom,
yung katapusan ng paglalapat ng parusa, isusugba din kayo ng ating pong Panginoon sa apoy, mga kapatid. Yung kasarapan ho na pag-i-enjoy ninyo sa tinatawag ninyong pagkain, no? Sisingilin kayo balang araw ng ating Panginoon. No? Kung hindi man dumating pang ating Panginoon, baka maunang singilin kayo ng inyong katawan. Sa bawat pagkain po ninyo yan, para kayong nagtatanim ng bomba sa inyong katawan. Sa bawat paglunok ninyo yan, para kayong nagtatanim ng karamdaman sa inyong katawan, mga kapatid at mga kaibigan. At ang masaklap pa nito, nilalabag natin ang banal na kalooban ng atin pong Panginoong Diyos. Ang tawag riyan, sila'y naglilingkod sa kanilang sariling tiyan. Ang ibig sabihin, naglilingkod sila sa kanilang sariling kagustuhan, mga kapatid at mga kaibigan. Yan. Kaya itong pinag-aaralan nating talatang ito bago matapos yung ating pag-aaral. Yung unang Korinto 10:25, walang kinalaman po yan sa pagpapahintulot na pwede nang kainin yung karne ng baboy, yung karne ng pusa, karne ng daga, o ano pamang karne na ipinagbabawal ng Biblia. Wala po itong kinalaman riyan. Kundi ang pinaka-main concern lamang dito, yung mga angkop na pagkain ng mga Hudyo na inihandog sa Diyosa na itinitinda doon sa Makelo. Ano po? Yan. Kaya nga ho, mga kapatid, dito sa isang komentaryo ng hindi natin kapananampalataya, itong kay Thomas Hale, ayan, copyright 1995, ikalawang bahagi, komentaryo ng Bagong Tipan, patungkol sa unang Korinto 10:25. Ganito po ang pagkakasabi ni Thomas Hale. Noong kapanahunan ni Pablo, halos lahat ng karning itinitinda sa palengke sa Korinto ay inihahain muna nila sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit, dahil walang kabuluhan ng Diyos-Diyosan, unang Korinto 8:4, hindi marumi ang karning ito. Maaari itong kainin ng isang Kristiyano. Ayun, alin pong karne? Yun pong mga angkop na pagkain ng tunay na mga Kristiyano. Kaya nga dito sa binasa natin, napakaliwanag po eh. No? Patungkol sa mga inihandog na hain, inihandog doon sa Diyos-Diyosan. Ayan. Para kay Apostol Pablo, hindi masamang kumain ng mga angkop na pagkain kahit na ito'y inihandog sa Diyos-Diyosan. Sapagkat ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan. Mabuti't basahin nga ho natin. Unang Korinto 8:4. Tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanlibutan at walang Diyos liban sa iisa. Ayun. Kaya, para kay Apostol Pablo, pwedeng kainin yan, mga kapatid. Kahit yan ay inihandog pa sa Diyos-Diyosan. Kaya ang wika niya, kahit anong ipinagbibili sa pamilihan, ay kanin ninyo. Huwag na kayong magtanong alang-alang sa inyong budhi. Ayon. Ang karugtong pa niyan, mga kapatid, tuloy nyo lang sa 27 ng talata. Malalagyan pa ng diin yan eh. Tignan ninyo at babasahin ko. Talatang 27 ng unang Korinto Kapitulo 10. Kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya at ibig ninyong pumaroon, ang anumang ihain sa inyo ay kanin ninyo, huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahil sa budhi. Pag binasa nyo uli itong salita ng buhay na ito, mga kapatid, Ayan, makikita ho ninyo, ganito ho ninyo siya mababasa. Kung aanyayahan kayo ng isang hindi Kristiyano sa isang handaan at ibig ninyong dumalo, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Huwag na kayong magtanong alang-alang sa inyong
budhi. Bakit? Kasi nga, may kinalaman po yan sa inihandog sa Diyos-Diyosan. Ano po? Tingnan nun ninyo, itutuloy ko yung pagkakasaad. Ano? Ulitin ko lamang po muna. Kung aanyayahan kayo ng isang hindi Kristiyano sa isang handaan at ibig ninyong dumalo, kainin ninyo ang anumang iniihain sa inyo. Huwag na kayong magtanong alang-alang sa inyong budhi. Subalit, subalit, kung may magsabi sa inyo, inihandog ito sa Diyos-Diyosan, huwag ninyong kainin. Alang-alang sa nagsabi sa inyo, para huwag masaktan ang kanyang budhi. Dapat ninyong isaalang-alang ang damdamin ng iba at huwag ang sarili lamang ninyo. Anong sinasabi niya Apostol Pablo? Kahit na nga anya anyayahan na niya kayo sa handaan. Kapag kayo inihinainan, kainin ninyo. Ano? Huwag na kayong magtanong kung yan inihandog sa Diyos-Diyosan. Pero kung may magsabi sa inyo, ay kapatid, inihandog yan sa Diyos-Diyosan, bakit mo kaya kakainin? Ay huwag mo na lang anyang kainin. Alang-alang sa budhi ng iba para huwag silang matison. Pero kung wala namang matitison, ay pwede itong kainin. Alin po itong pinag-uusapang pagkain ito? Hindi po kasama rito yung mga karumal-dumal na hayop katulad ng baboy, alimango, hipon, palaka, pusa, tigre, no? Elepante, ano pa? Kabayo o isdang walang kaliskis, ano, mga exotic na tinatawag na mga mangangain ng karumal-dumal, ano? Hindi yan pinag-uusapan dito, no? Ang pinag-uusapan lamang dito yung mga angkop na pagkain na ipinahintulot doon sa Levitico 11 at Deuteronomy 14. Hindi issue sa panahon ng bagong tipan yung tungkol sa pagkain ng karumal-dumal. Ang issue lamang po ay tungkol doon sa mga angkop na pagkain na inihandog sa Diyos-Diyosan. Ayan, huwag po ninyong ipinagkakamalian mga kapatid. Ano ho? Tingnan ho ninyo. Sa 1 Korinto Kapitulo 8, talatang 7. Ang babasahin ko'y saling magandang balita Biblia. Subalit, hindi lahat ay nakakaalam nito. May ilang nahirati sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, kaya hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng gayong pagkain, ang akala nila'y handog pa rin sa Diyos-Diyosan ang kanilang kinakain. Palibasay, kulang ang kanilang kaalaman. Nababagabag ang kanilang kalooban sa pag-aakalang sila'y nagkakasala. Ayun. Kaya, nahirati sila sa ganoong pananaw. Pagdating sa ating Panginoon, mga kapatid, kaya inihandog sa Diyos-Diyosan o hindi, yung mga angkop na pagkain, pwede yang kainin. Pero kung may matitisod na iba, huwag na lang daw anyang kainin. Ano ho? Bakit? Bakit gusto ni Apostol Pablo na malaman ng kanyang mga mambabasa na sa Panginoon, pwede nang kainin yung mga bagay na yan? Binabanggit siya sa atin ng Roma Kapitulo 10, talata pong 4. Sapagkat doon sa isang talata, mga kapatid, ano? Kapitulo 10, talatang 3. No? Ito dito lagi nahuhulog yung ibang mananampalataya eh. Yung ibang nagtuturo, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na may tayo ang sariling kanila at hindi sila napapasakop sa katwiran ng Diyos, yan po ang nangyayari sa kanila. No? Kaya kahit mali, pinaninindiganan na lamang nila. Pero mga kapatid, ngayon hong gabi, nais ko po kayong muling yayain sa isang pananampalatayang nagtuturo ng tunay na katotohanan. Ito'y walang iba kundi ang Seventh-day Adventist. Kumakatok ngayon sa inyo pong mga puso. Bakit hindi ninyo paunlakan yung panawagan ng banal na Espiritu? Na tayo'y magkaisa sa pananampalataya sa ikapagtatamo ng buhay na wala hanggan kapag ang ating Panginoong Jesucristo ay nahayag na sa ikalawa niyang pagbabalik. Kung sinasabi ninyong kayo ligtas na, pangatawanan po ninyo mga kapatid. Samahan ninyo kami sa pananampalatayang ito. Tayong mga iniligtas ng ating Panginoon, magsama-sama dito sa iisang tamang paniniwala na nasa banal na kasulatan. Ano ho? Yan.
So pansamantala mga patid, mga kaibigan, nawa ay nagkaroon tayo ng kalagdagang kaunawaan dito po sa ating pong pinag-uusapan. Ano? At ipanalangin po natin yung nangamamalis sa diwa, dumating sila sa takdang panahon na maitama ang kanilang pagkakamali at makasama natin sila sa pananampalatayang ito na siyang magkakamit at dadalhin doon sa panibagong paraiso. I was found as a beggar, as an orphan with no home.